guys. Andito na naman tayo. May bago na naman akong video na ipapakita sa inyo. Pero bago yan, sa mga bagong bukas sa channel ko, please subscribe to my channel. Push the notification bell. I-like and share nyo rin para maraming mga makabiyo na interesado sa ganitong klaseng field. Okay guys, umpisa na tayo. Papakita ko sa inyo yung in-upload ko kanina na mga video, yung mga ginawa kong video kanina about sa pag jack up namin ng tower crane na external climbing. Okay, ito na guys. Nandito kami ngayon sa Bonifacio Global City sa project na Raider 2. Ito ngayon, makikita nyo pinataas na namin ang tower crane. Ayan ang mga kasama ko. Dito sa jack-up na ginagawa ngayon ito. Ayun yung motor pump na ginagamit, pang bomba. Makikita nyo doon sa baba ito ang jack. Yan yung jack ng component. Na nakakapit sa mast din sa gilid habang tumataas naman siya. Ito naman cage type ng ring gear. Ayan, nakikita nyo, ayan ang umaangat. Unlike sa isa buong frame na ito, yung ring gear lang pinagkaroon yung mga support na pin doon, tapos inaangat na siya ng jack bomb. Ito medyo matrabaho kasi ito, kasi bawat angat niya, bawat sampa mo ng mga mast, ayun, yung mast na nakabitin, mamaya maya isasabit na yan dito. Itong isang nakasabit na ito, nakaabang na, mamaya pag umangat na yon, i-insert na yan sa loob. At yung isa naman, yung counterweight kanina, yung pinaka-balancer niya, yung ginawa ng balancer, yan naman ang i-a-appear dito mamaya. Medyo maselan tong video na ito, maselan tong gawain na ito, kaya iba yung pag-iing na talaga dapat dito. Ang daang inaangat, kita niyo naman, ang daang din umaangat doon. Ayun, medyo dito, medyo kailangan talaga ng tao. Kasi aalala ito, tapos na yan, i-ano nila, ipasok nila yung pin, kakabit nila yung pin sa idudugtong lamas. Dito ka na, medyo napakataas talaga nito. Konting pagkakamali, disgrasya ka na. Ayan guys, iangat na yung telescopic. Ayan, sasabi na sa tenga na pag binomba ulihan mo mamaya, aangat na itong nasa taas na ito. Kaya dito kailangan talaga medyo maraming pwersa. Tingnan nyo, talagang ang mast nito tuloy-tuloy hanggang baba. Kaya nga tinawag na external ito. External kasi simula sa pinaka-tinutungtungan nito hanggang dito, puro dugtong ang mast. Unlike sa internal climbing na ilang mas lang yun, siguro mga 11 o 13, hindi siya masyadong magastos.
Ayan ang nakikita nyo. Umaangat na yung telescopic. Umaangat na siya. Sabay sa pag-angat niya. Nakita nyo, malapit na, diba? Umaangat na ng musto yan. At magkasya na itong mast na ito. Yung isang yan, papasok na yan sa loob. Tutulak yan papasok sa loob. At lalagyan naman ng mga pin yung ilalim niya para makaligtong na siya. Napakaselan. Napakadelikado. Kaya kailangan professional talaga yung gagawa. Tumataas itong dinding kasi. Makikita niyo na gumagalaw na paangat to itong telescopic cage niya. Telescopic cage niya, yan yung umaangat. Yung sumasabay, yun yung nag-aangat doon. Makita niyo, ang laki na naman. Laki na lang na yan. At ito naman. Paangat na rin. Paangat. Ito naman yung maglalat sa kanya. Ayun, nilak na siya. Yan, isa sa mga maglalitin na erector. Ito. Ayan, umangat na ng gusto. Ayan na yun, nalak na siya. Pagkalak niyan, tatanggalin naman yung lock dito sa baba. Tapos, iaangat yung telescopic na cylinder na yan. Babalik sa itas yung yoke. Panibagong kapapitan na naman siya. Kaya, angat na. Alalayan yan sa bitan. Nag-aangat na. Angat na siya unti-unti. Maganda nang umaangat. Pag nakaangat na yan, kakapit uli sa panibagong tenga. Hindi lang tayo makapunta sa labas kasi makaka-istorbo na tayo sa gumagawa. Ayan. Ayan yung tenga na kakapitan niya. Ito sa isang tenga. Guys, itong gawain ito paulit-ulit lang hanggang makapasok na o makapag-agat ng kung gusto nga saan ang ilalagay. Ayan. Katulad niyan ngayon, apat na mats ang ilalagay dito. Kapit na. Pag-angat naman ito, aalisin naman yung lock door. Pag ngayon, ayan. Alisin na yung lock sa taas. Yun ang nakakapit. Okay, tanggal na. Ito na, tuloy-tuloy na siya. Kita nyo. Ganda ng umaangat. Pag-angat nito, kasabay din siyempre yun sa taas. Ayaw, gumagalita niya. Malapit na mag-pressure yung isang mas. Ayan, malapit na siyang pumasok. Pag pumasok yun, tigil na muna yan. Itutulak pa loob. Meron kasi siyang parang release din sa taas. Ayan. Yan ang pinapakita ng may trolley yun doon na pag yun na itulak, mag-aaral. Ayan. Medyo kapwentuhan muna habang hindi pa naiyaan. Marami na narating yan na bansa. Ganda o, maliit talaga o. Papasok na. Tapos sa inyo kung paano pagpasok. Apat na parte, isa lang ganyan. Ang gahat lang. Gotcha! Gotcha!
Ayan na siya, ayan na, ayan na. Yung isang mast na nakabitin kanina, ayan na siya. Tinutulak na pa lang ako. Tulak pa lang ako. Pantay na, pag napantay na siya, saka siya ibabata. Bababa ng dahan-dahan. Tapos ipapasok ang pin. Paulit-ulit lang yan. Hanggang matapos ang pag-direction. Ngayon na butas yan, napapasok ang pin bawat kanto. Pagbaba niyan. Ayan ang dahan-dahan ang mga baba. Nakikita niya. Baba na, okay na, nakarady na yung mga pinay papasok. Aalala yung isa doon, ibababa din yung nasa taas para safe. Kailangan kasi maibaba din yung gear na yan. Pasok na yan. Yung kanina nakabitin dyan, ayun na yun. Nasa loob na siya, pinapasok na. Susunod naman, yung balancer na yun, iaakyat naman dito yan. Isasabit dito. Yan. Siya naman ngayon ang ipapasok at kukuha ng panibagong balancer. Pagkasa! Lang dito sa taas. Alam mo nga naman, no? Tuloy-tuloy. Napakataas talaga. Hindi kasi sa ganito. Malulula ka talaga. Ayan. Okay na yung temporary lock. Tunabit na nila. Ngayon, ito naman kasi dadali na naman dito sa taas. Bro! Yun! Okay na guys, nakadali na ng isa. Ngayon, unti-unti nang nilalapit ito. Sasampa na siya dito. Para siya naman ang ipasok. Tapos kukuha na naman ulit siya ng panibago. Para yun na naman ang magiging balance niya. Makikita nyo, unti-unti nang lumalapit. So guys, ganito lang yan, procedure niya. Pabalik-balik lang hanggang mabuo na yung kung ilang mas ang idudugtong. Dyan para kumapit. Puposisyon nyo lang dyan. Yun. Pwede na. Tao sasampa doon para ikabit yung tornilyo na yan. Tornilyo siya doon. Ikakit siya. Thank you.
kailangan makasafety belt ka dito sa taas. Opera! 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 Nagira na siya. Nakatik na yung mga dito. Tingnan nyo guys, yung mga ginagawa. Dagdag-alaman na rin yan. Alam nyo, makapasok kayo sa ganitong klaseng trabaho. May idea na kaya. Tulak mo yung lifter, pre. Layo yung lifter, eh. Oh. Oh. Ayan na. Lapas, pre. Lapas. Yan, putinero. Ganito mo yan, eh. Oh, nalayo na dyan, sa'yo. Hindi ka na umakyat, eh. Dito mo nang pumatong, eh. Sige, lagay mo na. Ang pwede mo dyan. Ayan nyo guys, kita nyo naman gano'ng kahirap. Katapos nyan, tuloy nyo naman sa jaka. Sabit na. Ngayon, kukuha naman uli ng panibagong balancer. Balancer doon sa baba. Ayan, oh. Kinukuha niya yung isa. Hindi mataas. At medyo makakalula din dungawin. Alam mo, kahit matatagal na dito nagtatrabaho sa akin, hindi maiwasan pa rin minsan manula ka o manibago ka. Kasi kahit anong sanay mo, dumarating din yung time na para kang manulula din. Ready na naman siya para iangat ulit. Ready na naman siya para itaas ulit. Ayun, kasi kaya dinakap to, napakababa na ng ano, top ng building na yan, ayan o. Oh. Alis tatamaan na siya ng counterweight. Kaya kailangan iangat ulit para makabuelo na naman muli yung frame ng alis. Ngayon, nakaka-isa pa lang na mas na panasok. Tatlo pa. Tatlong mas pa ang ilalagay. Yung isang balancer na sinasabi ko kanina. Kanina kung mapapansin nyo, yung balancer na ito yung nakasabit doon sa hook ng tower crane. Ngayon, nakalagay na siya dito. Ibig sabihin, siya naman yung ipapasok. At ayun naman ang magiging balancer. Maya-maya, pag napasok ito sa loob, yung isa naman ang ilalagay dito at kukuha na naman ang panibagong balancer. Ano lang siya, paulit-ulit lang hanggang matapos yung kung ilan yung ipapasok na ilalagay ng balancer. Ngayon, preparasyon naman sila. Tanggalin nila itong mga temporaring pin na ito na nilagay kanina. Tanggal na pala. Ayan. Umpisa na naman yung pagsipa. Sisipa na naman ito. Ito tayo. Hindi pa tayong posisyon. Ayan.
to. Kanina nandun ako sa loob ng ano. Nasa loob ako ng ano kanina. Ng mas nakapwesto. Yung kita yung ano doon. Ginagawa, kaya lumipat na ako dito. Ngayon, nandito ako sa gilid. Dito sa telescopic kids. Dito sa catwalk. Ngayon guys, ayan na. Kita nyo umaangat na itong porso na ito. Itong porso na ito, ayan ang umaangat. Iiwalay na siya sa mast niya. Kita nyo guys, umangat na. Yung apat na corner, nagkaroon na ng pagitan. Paano umangat yan? Ito nga sa sinabi ko sa inyo kanina na cylinder. Ayan, sumisipa. Ang cylinder na yun. Habang sumisipa yan, inaangat niya ito. Ayan. Diba? Hindi katulad dun sa isa, buo kasama yung mas inaangat. Dito naman, ito lang telescope. Itong ano lang, ring gear lang ang inaangat ng telescopic cage nito. Dahan-dahan yan. Kapag umangat na siya, kapag charge siya na yung isang ano, mas na yan, papasok na uli yan. Ganyan guys, ang pagja-jackup. Kung makikita nyo, malapit. Malapit na mag-gacha yung isa. Siguro, isang sipa pa, papasok na naman yan. Malaki na yung anak niya, di ba? Malaki na. Dahan-dahan ng maangat. Nakadalawang mas na kasi siya, kaya medyo angat siya. Dalawang patong pa uli. Para talaga mataas na. Pakita ko muna sa inyo yung view dito. Ayan, ito yung kabilang building. Karugtong din yan ito, building na ito. Tapos yan yung baba, yung daling niya. Kanya, di ba? Halo, mapuno na ng building dito. Ngayon, ito na tayo, balik tayo dito. Malapit na makapasok itong mas na to. Dalawang sipa na lang siguro. Pasok na ulit siya. Tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, yung nakabiti na yun, pag naipasok ito, siya naman yung papasok. Ito namang isang nakabiti na yan, papasok dito. Tapos yung balancer niya, yun naman ang ibibitin. Kukuha ng panibagong balancer. Tapos yung isa na naman ang jackup. Okay, sana may natututunan kayo sa mga bawat video. Kasi sa totoo lang, walang eskwelahan na nagtuturo nito dito sa tower crane. Talagang magandang skill na pag natutunan mo. Yun nga lang, kailangan masanay ka sa lula, masanay ka sa matataas na trabaho. Kasi guys, demand na demand ko sa group. Maraming gusto nga po ito nito, kaya yung gusto nga magtrabaho sa group. Guys, tuloy-tuloy lang ang pag bye-bye nyo sa video ko kasi marami pa rin akong i-upload na hindi nyo pa lang nakita sa about sa train. May pasok na, nakadalawang dugtong na yung kaninang nasa labas. Ayan na siya, napasok na. Bababa na lang siya para lumapat sa isang mas sa baba at malagyan na ng pin. Tinatanggal na nila yung pinakapitan kanina. Tapos bababa ulit nila ito para
malagyan ng temporary cleaning dahil hindi pwedeng magbuhat ito kung wala siyang support na pin delikado. Ngayon, kukunin naman yung isang yan. Yan naman ang ilalagay dito. At kukuha naman ng panibagong counterweight na balancer pala para simulan ulit yan pag dagdag ng mas. Ito naman guys. Napasok na nila yung mga pin. Pasok na siya. Ayan, sige niya ng bahay sa kanya. Pagkakagin na yung hangat, kasya na siya. Papasok na siya. Pag napasok na, puposisyon sa tapat ng nasa babang mas, ibababa siya, lalagyan ng mga pinas. Ganyan ang pagpasok sa kanya. Iaangat na ito. Mga telescopic cages ng hydraulic. Sa bahay, itutulak na pala yung isang counterweight na yon. Yan naman ang isa sa akin na meron ito. Tapos kukuha ng isang counterweight ulit ay na yung balancer pala sasabit ko yun mamaya doon na naman ang ipapasok dito pag nakaangat kukuha ng panibagong balancer paulit-ulit ng rice ganyan lang yun sa pagyakap ng ganitong klaseng type na external type. Okay guys, sana naintindihan nyo yun, nakita nyo kung pa. And guys, tatanggalin na naman huling na yung igakabit. Same procedure pa rin guys, ganun pa rin. Angat to, ipapasok yan. Pag naipasok na yan, yung balancer na ito, hindi na yan tatanggal. Kasi nga, last na, yun na yung final. Pag na-insert na yung ano, yung mast na isa, ibababa na lang yung balancer. Guys, isa na lang ang ipapasok. Ganyan lang guys ang pag-jacket dito sa tower tray na external climbing. Medyo ano ang gawa, mahirap kasi nga sa pagtanggal pa lang ng mga pin, pagod ka na. Unlike dun sa internal climbing na inaangat lang dire-diretso. Dito, magtrabaho. Guys, nabigyan ko na kayo ng idea. Pag naipasok na isang mast na yan mamaya, ibababa na yung balancer. At
maraming salamat guys sa pag-support niyo sa channel ko. Sana may natutunan kayo na naibahagi ko dito sa video nito. Abangan niyo pa yung mga susunod kong video na gagawin. God bless you all.